Magandang araw. Sa araw na to, ito ang pag-aaralan natin ngayon, pagpapakita or visualizing at pagbibigay ng magkatumbas or equivalent na fraction. Ito ay lesson sa math at ito ay pang week 4. Ang layunin natin ay matutuhan mo ang pagtukoy sa magkatumbas o equivalent fraction sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method o products. So, mag-recap muna tayo. So, itong halimbawa na ito ay isang fraction. At ang fraction, meron siyang numerator at denominator. Ang numerator, ito yung number na makikita natin sa taas. At dito natin nilalagay kung ilan yung parte na na-shade. Tapos, meron din tayong tinatawag na denominator na makikita natin sa bandang baba. Sa denominator, nilalagay natin sa baba kung ilan yung parte nung larawan. So, kung dito, so ang numerator natin ay dalawa dahil dalawa ang shaded part. Tapos, 4 ang nasa denominator natin dahil itong larawan na to ay nahahati sa apat na parte. At itong nasa gitna, ang tawag dyan ay Venn column. So, ngayon, recap lang. Meron tayo itong 1/4, 2/4, at 3/4, at same ang denominators nila. So, ito ay halimbawa ng tama, similar fractions. So, ang similar fractions, ang mga denominator ay pareho. Ngayon, meron naman ako ditong 1/2, 2/3, 3/4, at pagkakaiba sila ng denominator. At ito ay halimbawa ng magaling. Ito ay dissimilar fractions. Ito ay magkakaiba naman ang denominator. Ngayon, piliwanag ko lang ulit ang criss-cross method. So, ang criss-cross method, yung numerator, ita-times lang natin sa denominator para malaman natin yung value niya. At kapag ginawa natin to, 2 times 9 is equals to 18. Para malaman naman natin yung value sa kabila, 4 times 7 is equals to 28. So, ibig sabihin, based sa criss-cross method, mas malaki ang 7 ninths kaysa sa 2 fourths. Ngayon ay meron ako ditong halimbawa. So, gumuhit sina Joy at John ng bilog na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na parte na magkakaparehong laki. Hinati naman ni John ang kanyang iginuhit sa dalawa na magkapareho rin ang laki. Ngayon, tignan ang larawan. Okay, sinasabi ni Joy na mas malaki daw ang kanyang parte. Tama ba siya o mali? Mahusay, siya ay mali. Kasi kung titignan natin ang modelo, ang larawan, sila ay pareho lamang ng laki. So ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. So ilagay mo dyan sa papel mo, page 22, gawain sa pagkatuto bilang isa, tapos maglagay ka ng 1 to 4, answers only. So ang gagawin mo lang ay titignan mo lang yung itsura ng fraction at ibibigay mo yung simbolo niya o yung fraction name niya. Sa unang larawan, nandito yung larawan, tapos sa ilalim niya nakalagay 1/2. Ngayon, para sa number 1, tignan mo yung larawan, ano naman ang fraction name nito. Number 2, ito ay 2/3. Tapos sa may kabila, na wala pang nakalagay na fraction, tignan ang larawan at ibigay ang fraction nito. Number 3, tignan ang larawan. Sa unang larawan, meron tayo 4/4. Sa kabila, ano naman ang fraction name nito. Number 4, meron tayo ditong 2/4 sa unang larawan. Sa pangalawang larawan, ano naman kaya ang fraction name nito? Kung di ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Sa number 1, ito ay 3/6. Sa number 2, ito ay 6/9. Sa number 3, ito ay 8/8. Sa number 4, ito ay 1/2. So, sa number 1, bakit 3/6 ang sagot? Kasi ilan na nakashade na area? 3. Tapos, ilang parte sila hinati? 6. So, ang sagot ay 3/6. Number 2, 6 ang nakashade, 9 ang parte, so ang sagot ay 6/9. Sa number 3, 8 ang nakashade, 8 din ang parte, so ang sagot ay 8/8. Sa number 4, may isang nakashade at hinati ito sa dalawang parte, so ito ay 1/2. Ngayon, paano naman natin malalaman
na equivalent ang fraction kung di naman natin to din drawing. So, magagamit natin ulit yung criss-cross method. So, para malaman natin kung pareho sila, kapag pareho sila ng value, kapag tinimes natin, sila ay equivalent fraction. Halimbawa, 1 times 4 is equals to 4. 2 times 2 is equals to 4. So, kung mapapansin mo, sila ay equal. So, ang 1 half at 2 fourths ay halimbawa ng equivalent fraction. Based sa criss-cross method, pareho lang ang 1 half sa 2 fourths. Naintindihan ba? Okay, isa pa. Ngayon, meron ako ditong 5, 10 at 1 half. Ngayon, alamin natin kung equivalent fraction sila. So, 5 times 2 is equals to 10. 10 times 1 is equals to 10. So, equal sila ulit ng value 10, 10. So, ibig sabihin, based sa criss-cross method, pareho lang ang 5, 10 sa 1 half. Isa pa, meron ako ditong 4, 15 at 8, 30. So, alamin natin yung value nila based sa criss-cross method kung equivalent fraction sila. So, 4 times 30 is equals to 120. 15 times 8 is equals to 120. So, equal din sila. So, base sa criss-cross method, pareho lang ang 4, 15 sa 8, 30. Okay, panghuling halimbawa. Meron ako ditong 2, 8 at saka 420. So, alamin natin kung pareho sila kung equivalent fraction sila o hindi sila equivalent fraction. So, 2 times 20 is equals to 40. 8 times 4 is equals to 32. So, base dito ay hindi sila equal. Okay. So, hindi sila equal. Kaya, base sa criss-cross method, di pareho ang 28 sa 420. So, ngayon, gawin natin sa iyong papel, ito. So, ilagay mo dyan sa papel mo, page 23. Tapos, ilagay mo dyan 1 to 6. Okay, ilagay mo dyan 1 to 6. Copy and answer. Bakit? Para masagutan mo ng maayos. So, ang isasagot lang dyan ay M or DM. M ang ilalagay natin kung ito ay halimbawa ng equivalent fraction. DM naman ang ilalagay natin kung ito ay di halimbawa ng equivalent fraction. So, paano natin malalaman kung sila ay equivalent or di equivalent fraction? Gagawin natin, gagamitin natin yung criss-cross method, yung ginawa natin kanina. Okay, so sa number 1, 7 ninths at 3 fifths. M or DM? Babasahin ko muna lahat ng halimbawa at saka ka magsagot. Number 2, 5, 6 at 10, 12. Number 3, 4, 8 at 10, 20. Number 4, 1, 10 at 1, 20. Number 5, 1, 3 at 4, 12. At number 6, 3, 6 at 6, 12. So, ang isasagot mo lang ay M kung equivalent fraction, DM kung di equivalent fraction. So, kung di ka pa tapos, ay pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Sa number 1, ang sagot ay DM. Di sila magkapareho. Number 2, ito ay equivalent. So, M. Number 3, ito ay M dahil pareho sila. Nang value, kasi 4 times 20 is equals to 80. 8 times 10 is equals to 80. Number 4, ito ay DM. Di sila pareho. At number 5, ito ay M, pareho sila. At number 6, ito ay M. Kung nakuha mo ang 6 ng tama, mahusay. Ngayon naman, tignan ang halimbawa ng mga fraction. Tama, may nawawalang denominator. So, ito ay halimbawa ng equivalent fraction. So, para malaman natin kung ano yung nawawalang number na denominator, ay gawin din natin yung criss-cross method. So, 2 times 12 is equals to 24. Ngayon, para malaman natin yung value sa kabila, mag-isip din tayo ng value ng 20, na itatimes natin sa 8 na ang sagot ay 24. Para malaman natin kung ano yung nawawala. At ito ay 3. 3 times 8 is equals to 24. So, ang nawawalang number base sa criss-cross method ay 3. Isa pa. So, ngayon, ang nawawala naman ay yung numerator. So, criss-cross method tayo ulit para malaman natin. 1 times 18 is equals to 18.
6 times blank, ano kaya ita-times natin sa 6 para ang sagot niya ay 18 at maging equal sila? Magaling! 3. So, base sa criss-cross method, ang nawawalang numerator ay 3. Okay, isa pa. 3 fifteenths tapos 1 blank. Ngayon, alamin natin kung ano yung nawawalang denominator based sa criss-cross method. So, hindi pa natin alam kung ilan ang itatimes natin sa 3 kasi hindi pa natin alam kung ano yung dapat na value. So, 15 times 1 is equals to 15. So, yung sa kabila, 15. Anong itatimes natin sa 3 para maging 15 yung sagot? Mahusay. Ang ilalagay natin ay 5. So, base sa criss-cross method, ang nawawalang denominator ay 5. So, sa balagay ko, ihanda na kayong sagutin ito. Ito na ang panghuli nating gawain. So, ilagay mo dyan sa iyong papel, page 23, gawain 3. Okay, tapos copy and answer. Anong gagawin natin? Hahanapin natin yung nawawalang numerator or denominator sa bawat equivalent fraction. Siyempre, gagamit ka ng criss-cross method para matukoy mo kung ano yung number na nawawala. Okay? Tingnan ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung hindi ka pa tapos, ay pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pinutin mo ang play button. So, sa number 1, ang tamang sagot ay 8. Sa number 2, ito ay 12. Sa number 3, ito ay 15. Sa 4, ito ay 4. Sa 5, ito ay 8. Sa 6, ito ay 20. Kung nakuha mo ang 6 ng tama, mahusay. Diyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!